ma'am? Yes, makita na ko. Very good, Ms. Abarcas. Magandang umaga sa lahat. Inyo'y pakinggan at unawain ang gawa naming presentasyon mula sa Section Abad Santos. Magandang umaga! Ako ay si Briggs Vincent S. Patron, ang patamboses ng Abad Santos. Ngayong araw, patalakayin natin ang Alahang Panibunan Module 3, mga klasikong kabihasnan ng Africa, Amerika at mga pulo sa Pacific. Ano ba hinihintay natin? Magsimula na tayo. Unang-una, Africa. Ang Africa ay may iba't ibang uri ng vegetasyon. Maraming rainforest o kagubatan ang matatagpuan dito dahil ang Africa ay malapit sa Ecuador. Ano ba ang Ecuador? Ecuador o sa Ingles, Equator, ay isang katang-isip na ginaguhit sa palibot ng planeta. Ginagamit din ito panghati sa Hilagang Hemispiro at Katimugang Hemispiro. So, bakit ba pag malapit sa Ecuador ay mas maraming rainforest o magubatan? Well, mga manood, dahil ito sa halaga ng ulan at araw na nakukuha. Bakit ba maraming ulan at araw na nakukuha pag malapit sa Ecuador? Dahil ito sa mga kataas na temperatura na nagsusulit ng vapor or vapor. Bakit naman matataas ng temperatura dito? Ang sagot yan ay dahil ang Ecuador ay mas natatamaan ng araw. At sa hangganan naman ng rainforest, matatagpuan ang savanna, isang malawak na grassland. Sa hilagang bahagi naman ng Africa ay matatagpuan ang Sahara, ang pinakamalawak na desierto sa buong daigdig. May mga bahagi ang desierto na kung tawagin ay oasis, isang masaganang lupa na may tubig sa gitna. Ang Kalakalang Trans-Sahara. Noong 3000 BCE, naging maunlad ang Kalakalan sa pagitan ng Hilagang Africa at Kanlurang Sudan na matatagpuan sa timog ng Sahara. Ang Trans-Sahara ay ang pagpalitan ng produkto. Ito din ay tumitagal hanggang 16 na siglo. Tinatawag itong Trans-Sahara dahil tinahak ng mga numandilikong mga ngalakal ang Sahara sa pamagitan ng karavan. Ang karavan ay tumutukoy sa isang grupo na magsasamang naglalakbay para mga ngalakal. Mga kabihasang Africa. Egypt. Egypt ang pinakaunang kabilang o sentro ng kabihasnan sa daigdig. Asyam. Asyam, kasi kasalukuyang bansang Ethiopia, kinikilala bilang sentro o kalakalan, kadalasan ding pinaputaran ng mga mangungulakay mula sa Persia at Arabia. Naging maunlad ang rehiyon ng Sudan dahil sa pakipagkalakalan at magandang ugnayan nito sa mga karamihan bansa. Bukod sa mga nabanggit ng mga bansa, marami pang imperyong sumibol dahil sa pag-usbong ng kalakalan. Ang imperyong Ghana. Ang Ghana ay naging makapangyarihan sa kanlurang Africa noong 700 CE at naging bahagi sa kalakalang Trans-Sahara. Dito ay may iba't ibang pamilihan ng produkto tulad ng ivory, ostrich, feather, ebony at
ginto, pinaglay ng mga natutubo sa mga produktong walang sila. Ang Imperyong Mali. Ang Mali ay isang estado ng kagawa, isa sa mga habang outpost ng Imperyong Ghana. Ang imperyo at rutang pangalakalan ay lumawak sa pamumuno ni Sunyata. Kita, ngunit natapos ang kapangyarihan na to sa taong 1240 nang namatay si Sunyata. Sa pagsabit ng 1325, naging sakop ng imperyo ang malaking lungsod. Panglaklang tulad ng Leta, Jena, Timbuktu at Yao noong ibinalik ni Mansa Musa ang kadakilaan ng Imperyong Mali. Naging tanyag din si Mansa Musa sa pagtataguyod sa karunungan sa pamamagitan ng paghikayat sa mga eskolar na Muslim, sinamahan ng pagpagawa ng mosque o puok dasalan upang paggayanan ang kaalaman at pananalig sa Diyos. Ang sunod naman, ang Imperyong Songhay. Ang Songhay ay nakikipagkalakalan sa mga by order na pumasok sa mga ruta ng kalakalan na sa Mizu River at dala-dala rin dito ang Dehiyon Islam. Noong 1010, tinanggap ni Diakosoy, hari ng Songhay, ang Islam nang walang pinipilit. Nakipagkalakalan ang Songhay sa Algeria. Subalit, noong 1325, nasakop ang Imperyo Songhay, Sunni Ali ang namumuno at ang nagpalaya sa Imperyo. Pinalawak at pinalaki niya ang Imperyo mula sa hangganan ng kasalukuyan. Hindi niya niyakap ang reliyong Islam dahil naniwala siyang malakas ang suporta sa kanya ng mga mamamayang mangisda at mangsasaka. Mesoamerica at South America. Mesoamerica at South America. Habang lumakas ang mga sanaw ng kabilasnan sa Mesopotamia, China, India, nagsimula ding lumakas ang sibilisyon sa Mesoamerika sa pamamagitan ng pagkaklas ng agrikultura na nagpaunlad sa sistema ng kanilang pamumuhay. Ang malayit na pamamayan nila ito ay nabuo sa gitna sa timog na bahagi ng Mesoamerica na naging malakas at kalaunan ay naging imperyo. Kabias ng Maya, 250 CE to 900 CE. Naghari ang kabias ng Maya sa Yucatan Peninsula, ang rehiyon sa timog Mexico hanggang Guatemala. Naitatag dito ang mga pamayang lungsod ng Maya tulad ng Uston, Tikal, El Mirador at kapinabot ng Maya ang tugtog ng kanilang kabiyasnan sa pagitan ng 300 CE at 700 CE. Halat, unique o tunay na lalaki, tawag sa pinuno nila. Natatag rito
ang mga pamahalaan ng may angking ganap ng kapangyarihan. Mayroong malawak at mayroong maayos, makasada at daanan ng pagtubig ang mga lungsod-estado ng Maya. Ang pagkahati-hati ng mga tao sa lipunan ay pagkisay. Hiwalay ang tirahan ng mga mahihirap at may kaya sa buhay. Ang bawat lungsod ay may piramid na nagsisilbing tambana at bahay dasalan para sa mga Diyos. Matapos ang 600 CE ay nasuguro ang kabihas ng Maya. Sa pagkatapos ng 800 CE ay ilang mga sentro ay iniwan, maging ang gapaggamit ng kalendaryo ay itinigil at mga gusaling panelihiyon at lungsod ay nawasak sa pagitan ng 850 CE at 950 CE. Kontribusyon ng pabilis ng Maya. Ang pagpatayo ng mga piramid ay ilan pa sa mga natanggap kontribusyon ng kabias ng Maya. Isa rito ay matagpuan sa Tinom, Mexico, na tinatawag na piramid ng Kulkan. Ang piramid na ito ay gawa sa bato at may apat na bahagi na mayroong mahabang hagdan. Isa itong kontibayon ng mataas na kalunungan ng mga Mayan at artikultura, inhenyeria at matematika. Sa ibabaw ng piramid na ito ay may templo para sa pagdiriwang ng seremonya ng relihiyon. Papuri kay Kulkan o God of the Father and Serpent, sa loob ng templo ay may altar. Dito, inagawa ang mga paano yung pagdadrasal. Isang kulisibong kabiyasnan ang naitatag ng mga Mayan na ay pamalaan at relihiyon, ekonomiya at kabuhayan, mga lungsod-estado. Kabisang Aztec. Ang salitang Aztec ay nanghulugang isang nagmula sa Aztal, isang kathang lugar sa Hilagang Mexico. Ang Aztec ay naging impluwensya sa gitnang bahagi ng Mesoamerica kung saan naitatag ang sinaunang kabilang Olmec. Mas kakaiba ang Aztec sa Olmec dahil ang nagawang napalabaw ang kanilang na nagdulot ng pag-unlad sa agrikultura at pagbuo ng kanilang imperyo. Noong 1335 naman, nabuo ang lungsod-estado ng Tenochtitlan, isang maliit na isla sa lawak ng Tuxtla na nasa gitna ng Mexico Valley. Ang lungsod na ito ay naging sentro ng kalakalan kung saan ang pangunay itinubuhay ng mga tao ay mga pagtanim dahil sa matabang lupa. Nagawang napaumlad din ng mga tao ang kanilang kabuhayan sa pamagitan ng paglikha ng mga sinampas o mga artificial na pulo, kung tawagin ay floating garden.
General Cortez, pinuno ng mga maninakop ng Espanyol na nagpatigil sa paghahari ng mga Aztec. Ang pinuno ng mga Aztec na si Montezuma II, inakala niyang sa pagdating ng mga Espanyol ay ang pagbabalik ng kanilang Diyos na si Quetzalcoatl dahil puti ang anyo nito. Sila ay naniniwala sa higit pa sa isang Diyos kaya sila ay tawag na polytheism. Meron silang paniniwala ang Diyos na may kakayahang may control sa kalikasan. Unang una, si Putsi-Puti, Diyos ng Araw, Tialok, Diyos ng Ulan, Kalzukati, o ang Serpent. Sunod naman ay Higupiya ng South America. Ang katangian physical ng South America ay hindi katulad sa Mesoamerica. Matagpuan dito ang Amazon River. Ang prayer at step sa pagbahagong timog ng Andes Mountain na may malaking epekto sa pagbubog ng nagang klima nito. Karamihan sa bahagi ng kontinenteng South America ay may klima tropical o mainit na basa. May mga bahagi rin ito na nakakaranas ng mga malakas na ulan. Kabias ng Inca. Ang mga litrato nito ay ang Step at Riley. Kabias ng Inca, ang mas pangalan ng pamilyang namumuno sa isang pangkat na tao na nilalakan na Andes at ang salitang Inca ay nangyayang imperyo hanggang sa unti-unting lumaki ang kanilang teritoryo. Sa klaw ng imperyong ito ang lupain ng Peru, Ecuador, Bolivia at Argentina sa kapag bumuo sila ng maliit na lungsod, estado. Ang kanilang kabuhayan ay pagsaka at sila rin ay naniniwala sa Inti o sa tinatawag nilang Diyos ng Araw. Ang mga pulo sa Pacific. Ang mga isla sa Pacific o Pacific Islands ay nahati sa tatlong hanay ng Polynesia, Micronesia at Melanesia. Nakabatay sa termino ang kaayusan ng bawat isla at kapitubo. Polynesia o Poly, marami, Lesia, isla. Micronesia, micro, maliit, Nesia, isla. Melanesia, maitim ang mga nakatira dito. Polynesia. Ang Polynesia ay nasa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean na nasa silangan ng Melanesia at Micronesia. Sakop dito ang New Zealand, Easter Islands, Hawaii, Tuvalu, Wallis at Futuna. Tonga, Tokelau, Samoa, American Samoa, Niue, Cook Island,
French Polynesia, Austral Islands, Society Islands, Tuamotu, Marquesas, at Pitcairn, may katumpong pamilya bawat pamayanan sa Polynesia. Tuhon naman ang tawag sa sentro. Dito rin ginaganap ang seremonyo ng at comprehensya, pagsukot at pangisda ang kabuhayan nila. Naniwala rin sila sa makapangyarihan Mona, ano, na ang ibig sabihin ay visa. Makikita rin dito ang Migo Estructura o Mato at Monga. Micronesia. Ang Micronesia ay makikita sa Hilagang Melanesia at Silangang Asya. Ang pamayanan dito ay nagtagpuan malapit sa dagat-dagatan kaya madaling lumawag sa karagatan. Ang pangunahing kinikibuhay nila ay ang pangingisda at pagsasaka. Nakipagkalkulan din sila sa mga kalapit isla gamit ang stone money, ang inatawag sa kanila ng sinaunang pananampalataya ay animismo, kinaluob ng mga awag-alalay ng unang ali ay seremonya para sa mga makapangyarihan Diyos. Melanesia. Sa silangang dagat ng Australia, matatagpuan ang Melanesia na binubuo ng maraming pulo. Ang pagwawagi at dami ng kalabang napatay sa timaan ang kanilang binabatay sa paghilap ng mulo sa kanila. Sila yung pinumuno ng guerrero o warriors. At yun ang mga buhulo sa Pacific. At doon nagtatapos ang Module 3, mga klase ng kabiyasna ng Africa, America at mga pulo sa Pacific.